Maganda na ang mga kapatid nating Muslim sa pagsisimula ng Ramadan bukas, April 2. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine, Alan. Hinugasan ng sahig, nagwalis, tinabas ang mga damo. Ganyan nilinis ang mga volunteer na ito mula sa Philippine Coast Guard at PNP ang labas ng Golden Mosque sa Quiapo, Maynila, ilang araw bago ang pagsisimula ng pag-obserba sa Ramadan. Hindi natapos dyan dahil inayos din nila ang loob mismo ng kanilang pook sambahan. Nag-disinfect pa para siguradong may panlaban sa virus. One purpose of Ramadan is to mawala, to cleanse ourselves. And before cleansing ourselves, dapat mag-clean namin yung bahay ng Panginoon Diyos namin. Inimbitahan sa mosque si Manila Mayoral Candidate Attorney Alex Lopez para kumustahin ang mga Muslim sa Maynila. Oras na mahalal, nangako siya na pagagandahin at gagawin aniyang world-class ang mosque gaya sa ibang bansa. Mas papagandahin pa natin to kaysa Grand Mosque sa Istanbul. Nakita ko po yun. We will put 4 minarets po dito. We will put a housing project. Napakalaki po ng lugar dito. At gagawin po natin itong isa sa mga sentro ng reliyon, the practice of the center of the Muslim faith. Tiwala si Lopez na mahalaga ang kontribusyon sa local elections sa mga Pilipinong Muslim na butante sa Maynila. Marami ani ang mga Muslim sa Maynila ay pagtitinda ang kinabubuhay. Kaya naman, nagbigay siya ng pahayag kaugnay ng pagibenta ng Manila local government sa Divisoria Public Market. Nakakalungkot nga po at naibenta ang Divisoria Market ng walang masyadong nakakaalam, lalo na ho sila. So right away, this is a violation of their rights as stakeholders in the area. Samantala, sa statement naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila, isinaad nila na ang Divisoria Public Market ay nailipat na sa isang pribadong korporasyon noon pang 1992 sa ilalim ng pamumuno ng yumaong Mayor Mel Lopez, ama ni Mayoral Candidate Alex Lopez. Sabi ng LGU, sa ilalim din ni dating Mayor Erap Estrada ay pinalawig pa ang kasunduan hanggang sa March ng 2046. Kinukuha pa ng PTV News ang reaksyon ni Estrada tungkol dito. Kaysa malugi, ito ang naging basihan ng Asset Management Committee ng Manila LGU kaya naibenta ang lote ng public market noong 2020. Ang pinagbentahan ayon sa LGU ay ginamit sa kanilang pagtugon sa pandemic. Nanindigan ng Manila LGU na legal at dumaan sa tamang proseso ang asset disposal o ang pagibenta sa Divisoria Public Market. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.